pag tuloy-tuloy yung ilaw, nadidisrupt yung flowering pattern. Ipinaliwanag ng Palawan Council for Sustainable Development ang issue tungkol sa negatibong epekto ng paglalagay ng LED lights sa mga puno sa Acacia Tunnel sa Barangay Inagawan Sub sa Puerto Princesa City. Paliwanag ng ahensya, ang artificial lights ay magdudulot ng kalituhan sa sistema ng puno dahil maaapektuhan ang biological process nito. Maaari umunong ma-stress ang puno dahil hindi na rin normal ang environment nito kumpara noon. Pag naglagay ka na ng ilaw doon at yung ilaw mo ay tuloy-tuloy 24/7, 24 hours a day, naku-confuse yung puno. Ang alam niya is paggabi na, pwede na siyang mag-distribute ng na-produce niyang pagkain during the day. Kasi during the day, di ba, nagkakaroon ng photosynthesis, doon siya nagpo-produce ng food niya at sa gabi, dinidistribute niya yan sa different parts of the tree. May epekto rin umano ito sa mga buhay ilang sa lugar. Maaari raw dumami ang insekto na aaligid sa mga ilaw, habang posibleng umalis dito ang mga nocturnal na mga hayop na karaniwang sumisilong at nagtatago sa mga puno. Dadami ang concentration ng mga insekto doon sa area na may ilaw. At the same time, yung mga wildlife na nocturnal, affected din yung kanilang cover. Ibig sabihin, hindi na sila makakapagtago. Ginagamit nila as a means para makapag-hunt sila ng kanilang mga makakain na hindi sila nadidetect. So definitely, pwedeng umalis din sila dyan sa lugar na yan. Nakakapagpabilis din umano ito sa paglaki ng mga puno. Pero hindi pa rin umano ito normal. Ang dapat dyan, may maganda tayong mitigation na program. Ano? At ang isang pamamaraan dyan, yung number of hours na naka-switch on yung ilaw. Dapat i-lessen natin yon. Dapat shielded dyan, ibig sabihin yung ilaw, hindi siya directly towards the trees but directly towards the concrete floor or the road. Kaya dapat umano na magkaroon ng mitigating measures. Suhestyon nila na 4 hanggang 5 oras lamang buksan ang LED lights sa gabi. Dapat nasa kalsada lamang direktang nakatutok ang ilaw. Lagyan din ng bubong ang ilaw para hindi tatama sa mga puno. Magkaroon ng distansya at huwag ididikit ang ilaw sa sanga o puno. Nakaka-apekto raw kasi sa water retention capability ng puno ang init mula sa ilaw. Actually, it promotes continuous growth no? Pagdating sa puno. Instead of sa gabi, nagpapahinga siya pag inilawan mo siya. So tuloy-tuloy pa rin yung pagpo-produce niya ng pagkain at tuloy-tuloy yung paglaki niya. Yung mayiging effect ng continuous lighting. Una na rin sinabi ng Puerto Princesa City Government na hindi nila isinasantabi ang mga nabanggit na issue. Tumatagal naman kasi dito sa bayan nakita namin naglalast siya ng mga matagal eh. Basta hindi siya nasasagi. At saka hindi siya yung sadyang pinuputol o sadyang sinisira. Tumatagal naman siya. At saka tinitingnan namin bago namin nilalagyan kung yung puno ba matibay pa. Kasi isa rin sa reason yun, kung hindi na matibay, magiging delikado pa. So hindi na namin nilalagyan kapag gagano. Titingnan din umano nila ang mga hakbang na mas makabubuti para sa mga puno ng akasya. Titingnan natin. Wala namang problema. Ganun din naman ang gagawin doon. Isa sa mga dahilan ng paglalagay ng LED lights sa Acacia Tunnel ay para magabayan ang mga motorista at magsilbing tourist attraction ang lugar. Gayunman, ayon sa otoridad, prioridad pa rin ang pagpapanatili sa kalikasan. JB Mamaid, Alpha News, Philippines.